mag-battery operated tayo ng headlight ngayon mga paps, at lalagyan pa natin ng extrang para charging. Para sa charging mga paps, kahit anong klaseng regulator mga paps, basta alam lang natin ang wiring diagram ay pwede. Pero mas gagana siya mga paps kung original na regulator niyo yung gamitin natin. So ito yung kanyang patay sindi mga paps. At ang battery operated na headlight lead. Pero mas magandang gawin ito mga paps kung carburetor type ang motor natin. So ang panel ng motor na ito mga paps ay naka battery operated na. Pati yung kanyang headlight, battery operated na din. T-light pala mga paps. At ang kanyang park light mga paps, battery operated din. Ang kanyang headlight na lang ang hindi battery operated sa motor na ito. So gawin na natin battery operated ang headlight mga paps. So unahin muna natin ikabit ang kanyang switch. Ito yung sakit mula harness wire mga paps patungong left side na switch ng handlebar. So may yellow wire dyan mga paps. So yan ang tatanggalin natin kasi yan yung nagpapailaw ng hindi battery operated headlight. Tanggalin natin yung yellow wire mula sa kanyang socket. Pati rin yung kanyang dugtong mga paps ay tanggalin din natin yung yellow wire. So ito yung wire mga paps na galing yung switch na kinabit natin. Ilalagay natin dyan sa yellow wire sa bandang ibaba ng socket. Itong wire na to mga paps ay patungo yung switch ng headlight. Yung high beam at saka low beam mga paps. At ang isang wire mga paps mula doon sa on and off na switch natin. Maghanap na lang tayo mga paps ng black na wire. Yung puro black lang mga paps. Kasi pag on mo ng ignition switch, may kuryente ng dadalo dyan para maging battery operated na ang headlight natin. So may black wire dito mga paps. Yung kanyang park light. So dyan ko na lang ikapit ang isang wire mula sa switch ng on and off natin. Din balik na natin yung socket. Subukan natin mga paps kung naging battery operated na ba ang headlight natin. So ayan mga paps, ang low beam ay umilaw na. So ang ibig sabihin mga paps, naging battery operated na siya. Subukan naman natin yung high beam. Naging battery operated na nga mga paps. So ikabit na natin yung kanyang headlight lead. Naka color code na ang wiring ng headlight lead mga paps. So ganito lang ang pagkabit. Kung battery operated lang na headlight ang ating gusto mga paps,
ito lang ang pagkamit. At kung gusto pa nating may extra charging mga paps, ay pwede natin itong lagyan ng regulator, additional charging doon sa battery. So subukan natin mga paps ang headlight bait. So ayan yung kanyang high beam, low beam, yellow wire na to mga paps ay may kuryente dito. So sayang yung kuryente mga paps kasi naging battery operated na yung headlight natin. Kaya gawin na lang natin itong pag-charging. Kabitan na lang natin ng regulator mga paps. Mas magandang regulator ang gamitin natin mga paps ay yung original kasi yung mga replacement mga paps ay bibihira lang gumana sa mga fuel injection ng motor. Pero sa carburetor type mga paps ay kahit replacement ay gagana pa rin. So ganito lang ang pagkabit ng regulator mga paps. Naka color code na ang sakit ng regulator natin. So ang regulator ito mga paps ay sa W100, XRE Mountain or sa TMX155. Ang white wire na ito mga paps ay dyan papasok yung kuryente. At dyan naman lalabas sa red wire. Yung yellow wire dyan sa sakit ng regulator mga paps ay hindi na gamit kasi sa headlight yan mga paps na hindi battery operated. Then isunod natin itong green wire mga paps. Yan yung kanyang ground. So dalawang wire yung ground ng headlight mga paps kaya ito ko na lang ikabit. Huwag nating kalimutang maglagay ng electrical tape mga paps pagkatapos natin mag-connect ng wiring para maganda yung gawa natin at iwas grounded din mga paps. So subukan natin mga paps kung may kuryente nga bang lalabas dyan sa red wire mula regulator. Ang red wire na to mga paps ay i-connect na lang natin dito sa may sakit ng ignition switch. Yung puro red wire lang mga paps, walang halong anumang kulay. Kasi galing yung battery mga paps. Dito na lang natin ikabit kasi malayo na yung battery. At ang yellow wire na to mga paps ay hindi na magagamit. Kabit na natin ang battery operated na headlight lid. So subukan natin ulit mga paps.
Ayan mga paps, ang liwaliwanag ng headlight natin. Sana ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga paps at mag-bell para sa marami pa nating video na i-upload.